Hi, for sign Aries, Leo, and Sagittarius. This is Sir Gem, in your tarot reader. So, for sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadahan ang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. For sign Aries, Leo, and Sagittarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. For sign Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. For sign, you have death. This is a strong Scorpio energy. Endings bring new beginnings. This is a rebirth. Sabihin, change in your life, change in your situation. You have the Seven of Cups, a water sign. And you have the Ace of Swords, an air sign. Okay? For sign, Aries, Leo, and Sagittarius, maaaring ikaw ay involved with a strong Scorpio energy. A water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Or an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. For sign, I'm really getting here. There's a new beginning in your life. Maaring you are changing your situation right now. You are moving on from something or from someone. Okay? You are letting go the past and you are aiming for your future. Ibig sabihin yan, you are open for a new beginning right now. Totally moving on. Okay? You have the Seven of Cups in your energy. Ang iba sa inyo, maaring the Seven of Cups is some kind of illusion. Diba? Maaring ito yung gusto mong layuan. Yung someone na nanloko sa'yo, nang betray, nang cheat, akala mo totoo, hindi pala. Pinagkatiwalaan mo, pero naloko ka at the end. There's also a possibility na ang iba sa inyo, endings bring new beginnings, para bang this time, you are aiming for your goal. Maaring dati sa sitwasyon mo, tinatamad ka. Wala kang motivation, wala kang inspiration. Pero ngayon, para bang unti-unting nagbabago at nagkakaroon ka ng motivation sa sarili mo to pursue your dreams, to pursue your goal. Okay? Resonate as it is. And the Ace of Swords is some kind of a message, truth or clarity in the near future. Maaaring ikaw ay makareceive ng message soon or meron kang ma-realize or mapagtanto sa sitwasyon. Let us clarify the Seven of Cups for first sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Give me the Seven of Cups for first sign, Aries, Leo, and Sagittarius. You have the Knight of Wands, a fire sign. Are you involved with a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius? If this is someone na akala mo sincere or totoo, siya pala yung tipo ng tao na walang isang salita. Okay? Be careful. Maaring ito yung gusto mong iwasan, fire sign. Ito yung gusto mong layuan. Someone na magaling lang sa simula. Pero hindi niya naman ginagawa. Walang paninindigan. Knight of Wands. Diba? Yung tipong mag-chat siya sa'yo, mag-message siya manang, mabubulaklak ng salita. Pero lahat ng yun ay pawang kasinungalingan pala. Walang katotohanan. Hindi siya consistent. Minsan nandyan siya, pero may time na wala. Lulubog, lilitaw, parang kabote. Diba? Ibig sabihin yan, mahirap pagkatiwalaan ng ganong tao. Para sa ibang far sign, maaaring ito yung nilalayuan mo ngayon, iniiwasan mo. Also, kung ito ay energy ng far sign na very motivated and eager na, alam mo yun, matupad yung mga goal mo sa buhay, makamit mo yung ninanais mo, you have the Knight of Wands, ibig sabihin niyan, take action, do something para maabot mo yung target mo, yung goal mo, pero do not make rash decision. Okay? Kailangan
may plano ka para sigurado, para alam mo kung paano mo maabot or mararating yung goal mo sa buhay. Because 9 of Wands is making a rash decision, pabigla-bigla ng decision, at the end, pinanghihinayangan or may pagsisisi sa bandang huli. Kasi hindi naman yun yung nakukuha mo dahil lang sa mga desisyon na ginagawa mo na hindi pinag-iisipan, hindi pinagpaplanuhan, iba yung dumadating sa'yo. Imbis na yung nais mo, yung plano mo, yung target mo, yung goal mo, yung nai-aim mo, iba yung landas na natatahak mo dahil nga, you are making a rash decision. Again, resonate as it is for sign Aries, Leo, and Sagittarius. So I'm getting here a 2 energy in your situation. Let us clarify the death energy for 4 sign Aries, Leo, and Sagittarius. Give me the death energy. You have 10 of Wands, a 4 sign. Ibig sabihin nito, 4 sign, Aries, Leo, and Sagittarius, maaaring ikaw rin ay involved with a 4 sign. Also, a strong Scorpio energy. Death is endings bring new beginnings. Na-feel ko yung hirap ng buhay na dinanas mo, 10 of Wands. Kung na-feel mo yung energy na ito, naglakbay ng malayo, dala-dala yung responsibility, inaako lahat ng mga problema sa buhay, pasan-pasan ang daigdig, and you are now changing your life for sign. Nafe-feel ko na yung transformation mula sa hirap na dinadanas mo to a better life, papatungo sa relax na buhay. Ibig sabihin nun for sign, yung mga hirap na dinanas mo noon, yun ang naging inspirasyon mo para maabot yung nais mo sa buhay. Marating mo yung gusto mo. That's why you have new beginning in your life. Kasi nagpakatatag ka. Hindi ka bumitaw. Hindi ka nawala ng pag-asa. Kahit gaano pa kadami yung problema na hinarap mo sa buhay. Kaya you have this energy. New beginning. I'm really getting here. Sa ibang 4 sign dyan, maaaring unti-unti mo nang na-experience or nararanasan yung ginhawa sa buhay. Let us see the Ace of Swords in your energy. Give me the Ace of Swords for 4 sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ace of Wands, a 4 sign. Maaaring ikaw involved with a 4 sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ibig sabihin nito, 4 sign, in the near future, soon, you will receive a message, a good news. That is something to do to transform your life, to improve your situation. Para bang magbibigay sa'yo ng motivation or inspiration kung ano man yung darating na good news sa buhay mo. So you deserve this energy. Kung makikita mo, there's hope, may pag-asa. Diba? Ibig sabihin yan, kung ano man yung marireceive mo na good news, this is a blessing and opportunity para sa'yo. Deserve mo yung magandang nai-experience or may experience mo sa sitwasyon. You are aiming for a new beginning in your life. Ibig sabihin nito, the Ace of Swords is Ace of Wands. Ito na yung simula para sa pagbabago ng buhay mo at patungo sa maginhawang sitwasyon. Okay? So let us get more energies for 4 sign Aries, Leo, and Sagittarius.
Okay. Let us get one more energy for you. For sign Aries, Leo, and Sagittarius. You have here for sign change in your life. Change is coming into your life for sign. Be ready sa pagbabago na yan. I'm really getting here a good and positive energy. Family room, your comfort zone. You will be happy. Same with your family. You have courtship, may manliligaw, you have an admirer para sa ibang far sign. Again, kung sakali man na meron kang manliligaw or admirer, kilalanin mo muna mabuti, alamin mo yung totoong intention niya, okay? You have a mature man, taking responsibility. Possible na ikaw ay connected with someone na maaring marami ng experience sa buhay. Also, pwede rin na ito ay energy mo. Sa sobrang dami ng pinagdaanan mo sa buhay, marami ka nang natutunan. Marami ka nang na-realize. Lesson learned, kumbaga. And you have dedication. A long-term commitment with someone, there's a potential. Para sa ibang far sign, a marriage. Maaari rin ito ay some kind of annulment or separation, divorce. Because you are taking your life into a new beginning. Sabihin, bagong buhay, bagong simula. Tinapos mo yung connection mo sa kanya from you are married to single na. Okay? Para sa ibang far sign. Resonate as it is, far sign. Let us get more clarification for far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. First sign you have here. Seven of Swords, an air sign. Cheating and betrayal. Kaya nang sabi ko, be careful sa mga taong pinagkakatiwalaan. Diba? Kung meron kang admirer, manliligaw, alamin mo yung totoong intensyon ng taong yun. Baka siya ay wishy-washy. Yung tipong magaling lang sa simula, pero hindi consistent. Okay, you have the Seven of Wands, a four sign. There's a struggle, challenge. Pero nafe-feel ko na you are confident na mo, overcome mo lahat ng problema pinagdadaanan mo sa buhay. Kakayanin mo na malagpasan. Three of Pentacles, an earth sign. Sa work, maaaring there's a promotion, recognition. You have here the Nine of Wands, a four sign, struggle ulit. Daming balakid sa buhay mo, sa sitwasyon mo, sa mga plano mo sa buhay, ang daming humahad lang. Pero kailangan mong kayanin na ma-overcome. Lahat ng yan. You have the Seven of Pentacles, an earth sign. You have three sevens in your energy. Comment down below, hashtag 777 for the divine guidance. Ibig sabihin ito, patiently waiting for the divine timing. Never lose hope, never give up. For sign Aries, Leo, and Sagittarius. Let us get more message for you. For sign Aries, Leo, and Sagittarius.
Okay. First sign you have here, love call. Someone expresses love, a message of love. Thinking of you and letting you know. Baka meron kang ma-receive na message from someone or call. The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. You have a mask, not showing true feelings, hide, personify, pretending, and delude, gaslighting. Be careful sa mga taong nagpipretend lang. You have photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, and make new memories. Maaaring may nakakamiss. Sa iyo, first sign, Aries, Leo, Sagittarius. You have the runner. Runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Okay, resonate as it is, mayroong ma-pride or ma-ego sa relationship nyo. You have kisses, unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love again. Okay, so let us see. Angel guide, give me some message advice for first sign Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, let us get one more card for you. One more advice for fire sign Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Fire sign you have here. Recovery. Sabihin, you need to recover yourself for you to be able to move on. Your forgiveness, para magkaroon ng peace of mind, forgive and forget, recover, move on. Within the next few months, very soon in the near future, be ready for sign. No answer will lead you to a right direction. May purpose yan sa buhay mo, just wait. And it's up to you for sign. So thank you for sign Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you for sign.